Napapasana all ang ilang guro at estudyante sa balitang sinagot na ng ilang syudad ang gadgets para sa distance learning. Kasama na dyan ang Pasig City na ang goal daw ay kahit may pandemya, walang batang titigil sa pag-aaral. Nagbabalita si Camille Samonte. Problemado pa rin ang math teacher na si Ma'am Candelaria kung paano niya ituturo ng distance learning ang kanyang subject. Particular subject na mathematics, mahirap po ang offline. Number one, ang mga bata needs talaga ng simulation, especially in solving mga math problems. So kami na math teachers, talagang we are thinking of the strategies na kung saan magawa namin ito ng paraan. Laking pasasalamat na lang ni Ma'am na kahit papano ay sinagot na ng Pasig LGU ang laptop nilang mga public school teachers sa syudad. 1.2 billion pesos ang nagastos ng Pasig LGU sa pamimigay ng tablet at laptop sa kanilang mga guro't estudyante sa public schools. Pati ang ilang software na kakailanganin nila ay kasama rin sa binili ng LGU. Nilaan pa ang savings na 200 milyong piso para mabigyan din ng gadget ang late enrollees at transferees. Sa paggawa namin ng mga devices namin, mga instructional materials for our students, it would be a great help for us. Hindi naman lahat ng teachers are capable of acquiring gadgets, lalo na kung kukunin namin sa sarili namin mga sweldo. Sabi pa ni Pasig City Mayor Vico Soto, sinusubukan din nilang sanayin pati mga magulang sa blended learning system. Naniniwala rin kasi siya na walang dapat tumigil sa pag-aaral nang dahil sa pandemya. Mahirap, hindi ideal, pero ito yung best na magagawa natin ngayon. Let's do what we can para tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata. Itinuturing na ehemplo ng DepEd NCR ang ginagawa ng Pasig LGU para sa kanilang public schools. Kaya pinaplano na rin ng DepEd NCR na unti-unting mag-transition ang mga estudyante sa tinatawag na offline modality. Ibig sabihin, kahit walang internet ay pwedeng ma-access ang mga learning module na nakalagay na sa gadget. Umaasa tayo na unti-unti ay mabawasan na natin yung paggamit ng papel. At mag-transition tayo dito sa tinatawag nating digital platform. Pero sa ngayon, siguro katulad nitong nakita natin sa lungsod ng Pasig, ito yung tinatawag nating digital platform pero offline muna ito. Sapagkat alam natin, kailangan din natin ng sapat na infrastruktura para talagang maging fully online. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.